Lasal, Manila, ay merong nabalik ang tatlong pinatay. Isa yung siguro na maging bahagi ng ating practice rin. Pray every na namatay at pinatay, lalong-lalong po yung pinatay ng alin. One Hail Mary. One Hail Mary. Sana po imam, kapag narinig ang halimbawa sa radyo na balita, every time na marinig natin, katulad po halimbawa kanina, ay mga 4-7 ako nakalis dito. Narinig ko sa radyo, may tatlong pinatay, ito po radio Mary's. Para kanino? Para doon sa mga pinatay at para doon sa pumatay. Let us offer our prayer. Hindi lang sabihin natin na bawal ang pumatay. And then, wala tayong ginagawa. Isa ang pwede natin magawa rin, to offer a prayer. Para rin, to, para makita nila na it is also an encounter with God. Kasi bahagi mo naman sa ngayon. Yung kaisipan nyo kasi na pagpasok mo halimbawa ng AGJ at saka ng temporary, bakit? No? Hindi namin pinag-uusapan ng Diyos nyo. Ano yung pinag-uusapan? Masama sila. Yun ang atatid, the Satan attacks na alin, lalong-lalong yung kapanahon na ito dalit, inaalis ng Diyos. At kapag inalis natin ang Diyos, ano nangyari? Nawawala na yung konsyensya. Nawawala na yung konsyensya. There is no more the sense of sin. Kasi bakit? Nawala na yung Diyos eh. Tayo, we proclaim, nagpapahayag tayo na ating nakakatag po natin ang Diyos sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa, na encounter natin ang Diyos sa bawat po sa banal na sakramento sa altar, sa loob ng ating simbahan, sa ating mga panalangin, sa mga duka, sa mga palo, ay makita po natin alin ha? Sa bawat buhay. So, ay isa po po ang maraming we lift it up in prayer. At isa po yun yun, to offer one Hail Mary. Kaya ba tayo na kayo makarinig na mayroong pinatay? Para saan? Para doon sa napatay at para doon sa pinatay. No? It could be simply in silence. Huwag niyo kaya, bakit? It is an encounter of God. No? An encounter of God. Napakinig ang panahon na ito, no? Ikinaya natin ang ating karanasan ng pagkatagpo natin sa Diyos. So, halimbawa na lamang, no? Bago kayo kumain, kapag pumunta kayo sa mga fast food chain, I really appreciate yung mga tao na nagdarasal bago kumain. Bakit? It is an encounter with God. It is an encounter with Christ. It is an encounter with the Father. At alin, yun ang magbibigay sa atin ang tunay na kaganaan. Yan sabi ko sa inyo. Bakit? Yung kasi yung pinapahay natin eh. Bilang mga Kristiyano. So that people will believe in us. Hindi ba pwede sa tila natin na kaya bakit ayaw natin ng AGK o nang ayaw natin ng death penalty. Sina simply because it is a form of ideology. Hindi. Because it is a form of encountering God. It is the end result of our encounter with God. Doon po, nakatagpo mo ba ang Diyos? Nakatagpo mo ba ang Diyos? At yun yung hamon yung pinapan, nakatagpo mo ba ang Kristo muling na buhay? So ito yung idalangin natin sa harapan ng Pome Kapag. Ito po yung inalaman sa pamamaraan, pero yun ano ang makita ko sa atin. Tayo ba kaya ngayon sabi mo ni Pope Francis Yelen, that are we a resurrected people? Tayo ba ay masabi natin ang mga
po natin ang Diyos. So tayo pa ngayon umalil, ay yun lamang mga tao nang galing sa libingan, sa lakay. So kung talaga na-encounter natin ang Diyos, ipahayag natin kasi hindi ang inaanap ng mga panahon ito. At yun po yung patuloy na pinapaanyaya na mahal na gano'n ng Fatima. Kaya anong paanyaya niya? Pray the rosary every day. Go to Mass every day. There should always be conversion, offering, and pabagin po natin ay pagbabayan ng puri. Reparation. We have to repair. We have to repair. At yung patuloy na panaya, talag po natin, alam nyo, ngayon po ay pagdiriwang natin ng Mother's Day, mamaya ang mga kabataan ay may konting alay sa mga Mother's Day. We pray for all the mother. Alam nyo, isang sa mga kita po natin ngayon, alam nyo, yung mga nanay, kaya po very close tayo sa mahal na Mary Maria. Bakit? Yung mga nanay, sila ang tutusin. Yung mga naunang nagpakilala sa atin sa Diyos. Sila ang tutusin yung mga unang nagturo sa atin magkasal. Sana po, pero hindi lang po tutungkulin ng mga nanay. Pero makita po na nila, ito sa mga nakita po natin sa karanasan natin. Sino nagturo sa iyo magkasal nanay ko? Bakit? Because napakahalaga po yung pagtagpo natin sa Diyos. And ipinagdarasal po natin na lahat ng ating mga nanay. Mga nanay. Well, yung po may mga nanay ay kahit panahon na ipagdasal nito ay makiimin nyo kahit na malayo, kahit itawagan nyo man lang kahit na ilang minuto o ilang segundo sa telepono, kundi kaya ay sa pamagitan po ng social media, i-private message ninyo, ay huwag namin kalimutan na magpasalamat tayo sa mga nanay, sa mga nanay, sa mga maliwanag ko sa kanila na sila yung unang nagmulat sa atin na makatagpo ang Diyos. Meron yung hawang iniwanan ko sa inyo. At katulad po ng pagkaya ni Jesus kay Pilipi. Bakit mo hinahanap ang ama? Hindi yung maalam na ako ang ama ay isa. Nasaan ang mga karanasan natin na nakatagpo natin ang Diyos. At sana po, mapagtag tayo. Mapagyaman tayo ng pagkatagpo natin sa Diyos. At ibahagi natin. Sapagkat ang mundong ito ay ang mundo na kumisan marami ay alin, hindi nakaranas ng Diyos. Hindi nakaranas ng Diyos. Hindi nila naranasan ang awa ng Diyos. Kaya po yung iniiwanan ko sa inyo. May our experience of God be shared, especially for those who have not experienced God.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangalitan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako na ako kay Jesucristo sa aking Diyos. Panginoon at lahat, nagkataw-taw siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ko sa kapalit ng Diyos. Ipinagpakasakit ang buwan sa Diyos. Pinako sa kulus na matay ang ibig. Anaraw ko sa kapalit ng mga ipahal na may katumalo na ako ng magulit. Kumakyan sa lahat, nalungkot sa kanan ng Diyos ang mga kapagulian sa lahat. Doon matungkot para dito ang lungkot sa buhay ng pamatay ng tao. Sumama sa palatay ng mga kapalit sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng simpahan katolika at sa mga banal sa kapatoran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng muli ng mga tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong panalangin nating nidalangin na sa amang makapangyarihan ang mga pangailangan natin. Magtiwala tayo na siya ay nakikinig sa mga nanalangin tayo sa ngalan ni Jesus. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga nangangasiwa sa Kristiyanong sambayanan, upang ang tungkulin nila ay kanilang magampanan sa kapakanan ng mga pinagkatiwala sa kanila, mananalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang maging instrumento sila ng kapayapaan na nagtataguyod ng karapatang pantao, lalo na sa mga aba at dukha, mananalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga kapatid natin nagtitiis ng kahirapan, upang ang kanilang hapis ay humanto sa luwalhating hindi maaagaw ng sinuman, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nanay, upang sila'y patuloy na maging ilaw ng tahanan sa kabila ng paghihirap at upang ang kanilang sakripisyo ay masuklian sa tamang panahon, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa ating lahat na ngayon nagtitipon sa pagdiriwang upang tayo'y maging mga saksing may pananalig na matibay sa pagkabuhay ni Jesucristo, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Ama namin, nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Tingnan mo kaming makinig sa Kanya at sa buhay at ang Kanyang turo upang sa ngayon ay maging karapat-dapat kaming pumasok sa iyong kaharian. Kung saan si Jesus ay nag-aaling kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang mamalahay natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapalian niya ay karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin na salamat, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus. Bilang gabay namin, turuan mo kami makinig sa Kanya at mabuhay sa Kanyang turo upang sa gayon ay maging karapat dapat kami pumasok sa iyong kaharian. Kung saan si Jesus ay nag-ahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos, sumainyo ang puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin dumikap sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kalooban ng aming alay. Kami pinagmamasasalo mo sa iyong buhay na namumukuntangi at walang kamantay. Ipagkaloob mo ang aming pakinabang sa iyong paikisama ang aming maasanay siya ng umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ng inyong puso at diwa. Tinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamang tupo na tubo sa atin lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus sa mayubay ay handog ng pag-ibig at walang kapatay. Ito ang pag-aayang anak mong kinalulugdan. Ito ang nilulugdani ng daming pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay niyain sa iyo upang kami matubos. Siya ang gambana at pari naghahandog. Siya pa ang tupang inihandog na ibinugod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Hindi naman nung matapos sa mapuna, ninawakan niya ang alis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang alis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinanggapin ito ang alis ng aking dugo, ng bago at walang gantipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alahala sa akin. Ang karanasan natin sa Diyos.
kaparahan ng kasama ko na looban ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan na tinayo sa lahat ng kapahamakan sa mantanang at kinanabigan na ginangaral ng pagkapahayam ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
magsilid po ano. Manalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaini sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tilunin niyo ang nagdaramdam ng kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, tugon po. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa na ipagtunggaling sa galit at buot na kanilang nararanasan, tugon po. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginapos ng hamaring makiganti, tugon po. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitin ng buhay upang pagtanggol ito, tugon po. Sama-sama natin sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa malakas na pag-iganti, tugon po. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at taguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon po. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karokhaan, kawalan ng katalungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad, tugon po. Para ang patubay at habag ang maging daan upang maisan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, tugon po. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kaligtasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo, tugon po. Para sa inspirasyong pagbuhi ng lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, tugon po. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan ninyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo, kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na magiganti at isulong na punuin ang dentro. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng tarungan bilang panaglalo sa pagpatay sa mga lumalabas sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na ang kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkabuon. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang manig na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghirong ng kanilang mga sugo. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katalungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang ligal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang
upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, hilayin niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Alonso, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Pagsasayin. Ama namin, mga pagmahal, manatili kang kamiling ng iyong sumayaran na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkakasalanan. Patungo sa pagbabagong magdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang dami. Amen. Pakinggan mo natin ang ating po mga kabataan. Salamat.